opacity na ink. Pero pag red, kung gusto ko mas red na red, nagpa 5 coats, 6 coats ako. Yan siya mga katatak. Yo, what's up mga katatak? So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-mix ng pintura, mix ng ink, kung paano yung proseso, kung ano yung mga, kung ano yung, ano, yung tag dito, kung ano yung ratio na ginagamit ko, yung mixture, yung process nga, yun. So, yun, ano, pakita ko sa inyo kung paano ako mag-mix ng pintura. So, yun, tara, game. Okay, mga katatak, ano, bali, mga materials na kailangan natin, syempre, ito. Gagamit ako ng mug, lagayan nung titimplahin natin. Syempre, gagamit tayo ng spatula. Ito yung mga gamit kong spatula. Tapos, pintura. Ito gamit natin, ano, SRC series na wet look. Tapos, ito, SRC series na super white. Pigment. Tool ko pigment. Pigment na brown. Yan, saka... yun, yun lang. Yun ang gagamitin natin, no? Bali, mga katatak, no? Una natin titimplahin muna. Siyempre, timplahin natin is red. Sa red, mga katatak, ang timpla ko nito, timpla ko nitong red natin, para mas makuha nyo yung, ano, mas matingkad na red. Kasi usually, ang problema ng iba is, yung nabibili nila na premix na red is medyo ma-pink or light red. Parang basta yun, medyo ma-pink siya, diba? Ngayon, ang gagawin natin, para maiwasan natin yung medyo ma-pink, kasi medyo hindi daw maganda tingnan, ang gagawin natin, mas mababa yung percentage ng super white. So, ito, gagawa at maglalagay ako ng isang scoop ng super white sa mug natin. Right. Yan, isang scoop. Tapos, lalagay tayo ng wet look. Wet look na clear. Isang scoop. Dalawang scoop. Tatlong scoop. Apat na scoop. Limang scoop. So, yan. Once, isang super white, saka limang wet look. Tapos, i-premix natin siya. Premix natin siya. Yan, pin-remix natin, ano. Medyo naging white siya. Tapos, lagyan natin ang pigment na red. Sa pigment na red, ang diskarte ko dito, pigment na red, ano. Diskarte ko kasi sa paglagay ng pigment natin, tansyahin nyo lang yung kailangan yung amount. Siguro, mas mainam kung paunti-unti lang. Ayan, ganyan, konti lang muna nilagay natin. Ako, naharangan pala. Ayan, konti lang muna nilagyan natin, ano. Konti lang itong nilagay natin. At ang naging kulay niya is, ayan, pink. Pink, di ba? Kasi konti lang yun na ilagay natin. Lagay pa tayo. Ito, para makita nyo. Ayan. Ito yung mas marami na siyang red. Okay. Yan, medyo ma-pink pa rin siya, no? Dadagdagan pa natin siya ng konti. Tapos, kung tingin nyo medyo napapadami na kayo sa pigment, dagdagan nyo ng wet look. Gaya na ito, no, medyo nakakadami-dami na tayo ng pigment na lagay. Pwede natin siyang dagdagan ng wet look. Para mas makuha yung pagka-red na red niya.
makuha natin ang maayos yung pagka-red niya. Kuha ko ng red look. Dadagdag ako ng isang scoop ng red look. Tapos, kaunting pigment pa. Para makuha yung pagka-red niya, no? Kasi mas maraming wet look, mga katatak. Mas makukuha yung kulay ng pigment. Kasi clear nga siya, di ba? Clear siya, tapos... ano? Ayun nga, clear siya. Diba yan? Basta clear siya, mas kumukulay sa kanya yung pigment. Ang problema lang dito, kung mas maraming wet look ang nilagay, mas marami percentage ng wet look, nagiging problema natin dito is yung opacity niya sa dark-colored shirt. Dark-colored na damit. So, eto mga katatak yung nagawa natin, ano? Kung dark-colored yung shirt nyo, malamang sa... eto siya. Kung dark-colored yung shirt nyo, mga katatak, malamang... mag-limang patong kayo o anim. Kasi ako, 4 coats ako. Usually talaga sa iba, sa mataas yung opacity na ink. Pero pag red, kung gusto ko mas red na red, nagpa 5 coats, 6 coats ako. Yan siya, mga katatak. Yan yung pagka-red niya. No? Alright. Yan ang pagka-red niya. Tapos, saan ba natin pwedeng subukan na black? Wala kasi kung ano eh. Hanap tayo ng shirt na pwedeng testingan. Ito, testing natin dito sa eco bag. Testing natin sa eco bag na black. Ito siya. Tapos testing natin, ano. Mapapansin nyo, medyo mababa yung opacity niya talaga. Yan siya. Medyo mababa yung opacity niya. Dahil nga mas marami tayong wet look na nilagay. Pero yan, ganyan yung mix ko. Pero depende sa kailangan yung red, yung magiging mixture nyo ng kulay. Kung gusto nyo mas mataas ang opacity, mas damihan nyo yung super white, kaso mas medyo makain sa pigment, saka hindi makukuha yung red na, ano, red na kulay. Tapos ito naman, ang imimix natin ngayon, mga katatak, eto, next na tayo. Ang imimix natin is skin tone. Tuturuan ko sa skin tone. Ang diskarte ko sa skin tone, ito, lagay tayo isang scoop. Dalawang scoop. Tatlong scoop na super white. Tapos, lagay tayo ng wet look. Siguro mga subukan muna natin ng dalawang scoop. Isa, dalawa, o tatlo. Tatlong scoop na, tatlo. To, bali 50-50 yung naging ratio natin dito. I-mix muna natin. Mix natin siya. Okay, na-mix natin. Tapos, lagyan natin ng brown pigment. Patakan muna natin ng isa, dalawa, tatlong patak lang, apat. Yan, pintakan natin, ano? Tapos, i-mix natin siya. Ito mga katatak pang mga skin tone. Pero, syempre, depende yan sa kulay na kukunin nyo, yung magiging ratio niya. Pero kung gusto nyo ng saktong skin tone lang, ganito ang usually ginagawa ko. Pag mga skin tone na simple lang.
Diba yan, no? Ano lang siya, very light lang, parang dirty white. Yan, ano. Oo, oh, kita nyo yung ano, pero dirty white siya. Lagay natin dito. I-subukan natin sa papel, ano. Yun siya, mga katatak. Nakita nyo ba? Ito siya. Yan yung diskarte ko sa skin tone. Kung gusto nyo namang mas brown pa, diba yan yung unang skin tone natin, ano? Usually, ano yan, merong shadow na pagka-brown. Dagdagan natin ng mga another na patak para makuha nyo yung pagka-dark. Mas darker shade ng brown sa mga shadow-shadow or iba pang pinagagamitan ng skin tone. Usually kasi dalawa skin tone, dalawa, tatlo. Isang super light at isang medyo dark, darker shade niya. Yan, dinagdagan natin siya ng brown na pigment. Tapos subukan natin sa katabi niya, no. Yun siya. Yan. Meron tayong skin tone. Sa skin tone, mga katatak, usually dyan, mas light, mas marami dapat na super white sa wet look. Or mas konting pigment. Pero syempre, depende talaga yan sa magiging ratio nyo. Yan yung usually na ginagawa nating mix. Pagka gusto nyo mas matingkad, mas maraming wet look. Pero may opacity pa rin siya dahil lalagyan natin super white. Ako kasi hindi ako gumagamit ng purong wet look or clear. Purong clear sa pagmix ng ink. Usually nilalagyan ko talaga super white maliban sa black na ink. Sa black na ink kasi ano lang nilalagay, ginagamit ko wet look kasi hindi naman kailangan ng white shade doon, ano. Okay, mga katatak, napanood nyo ngayon kung paano ko ginagawa yung pagmix ng pintura. I-quick discuss ko lang sa inyo kung yung buong naging proseso natin, yung mga ginawa ko, kung bakit ganito, kung bakit ganyan, etc. No? Bali, sa red na pintura, mga katatak, ginawa natin, mas marami yung ratio ng wet look natin o nung clear na ink kumpara sa super white o yung opaque na white natin. Kasi kaya ganun ginawa ko dahil mas magiging matingkad yung red natin. Kasi usually, meron akong naging dati, way back dati, meron akong naging client, sabi niya parang medyo ma-pink yung red or hindi siya red na red. Yun ang naging problema ko. Dahil nga kasi mas dinamihan ko yung super white dati para maging mas mataas yung opacity. So, dito ngayon sa ink na minix natin, mas mababa yung super white at mas mataas yung wet look para mas matingkad yung pagka-red pero mababa ang opacity. Usually, kasi mga katatak, 4 coats ang ginagawa ko kada kulay pero pag red na, umabot na ng 5 coats to 6 coats. Depende pa rin syempre sa mix nyo. Ganun ang kinakalabasan ko. Kaya, pero mas matingkad siya. Mas matingkad na red siya. Mas maganda kulay, buhay na buhay, hindi dull or hindi ma-pink na red ang nangyayari. So, ganun yung mixture natin ng red. Kung gusto nyo ng mas makunting coat, 2 coats, 3 coats sa black na shirt, tasan nyo yung, ano, yung tawag dito, yung super white o yung opacity niya. Mas marami super white, mas konting wet look or pwede pantay 50-50. Depende sa gusto nyo. Ganun mag-mix ng ink. Tapos, yung sa pigment naman, medyo hinay-hinay lang tayo sa pigment kasi merong tinatawag na over-pigment na mangyayari daw is pag na-over-pigment at nilaban mo, maaaring kumalat pa yung pigment or yung kulay ng pigment dun sa shirt. Halimbawa, white shirt, maaaring magkaroon ng bahid ng red yun kung mas marami yung red na pigment natin. Pero sa akin, hindi pa naman siya nangyayari. At sana hindi mangyari. Ganon. Tapos naman sa skin tone, mga katatak, ginamitan lang natin siya ng brown na pigment saka ratio na 50-50. 50% na wet look, 50% na super white.
Tapos lagyan natin ng konting brown pigment, pero pwede natin lagyan ng konting yellow, konting-konti lang para lang maging may yellow-yellow kasi brown siya. Medyo malight-light yung maging kulay niya, light yellow, papa yellow, ganun. Ganun yung magiging sistema niya. Usually kapag ka light na ano lang na brown lang, mas maganda talaga diyan 50-50 or mas marami yung percentage ng super white. Kung gusto niyo ng mas brown naman, kasi hindi rin nakukuha ng brown kapag 50% na wet look at super white, mas damihan niyo yung wet look. Kung gusto niyo ng mas matingkad na kulay, mas marami dapat na wet look kumpara sa super white. Kung gusto niyo ng mas light na kulay, mas maraming super white, syempre. Tapos sa opacity niya, usapang opacity tayo, mas maraming wet look, mas mababa yung opacity. Mas maraming super white, mas mataas yung opacity niya. Syempre, isipin nyo rin yung lalagyan nyo na shirt. Kung white shirt kayo, kung puro white shirt kayo, pwede na direct wet look lang ang gamitin nyo. Direct wet look lang na na ink. Pwede hindi nyo lagyan ng super white. Pero ako kasi nilalagyan ko super white para mas solid yung kulay niya. Kasi sa wet look, napansin ko ha, sa wet look, pinrin ko ng wet look, unang coat, ganito kulay. Pangalawang coat, mas magiging dark. Pangatlo, mas magiging dark. Kasi nagpapatong-patong yung wet look. Ang wet look kasi kumukuha siya ng base niya is sa shirt. Kung white shirt tayo, tapos wet look, base niya is yung white shirt. Pero kung lalagyan natin konting super white, mas solid yung kulay niya. Kasi sa wet look kasi na pure wet look, medyo kita mo pa dyan yung texture ng tela or yung mismong tela, halos medyo kita-kita mo pa. Saka hindi nagiging pantay yung pahid. Base lang yan sa experience ko, saka sa mga, yun nga, sa experience ko, hindi ko sinasabing ganyan nangyari sa inyo, ganyan nangyari sa iba. Ganyan lang yung nangyari sa akin. At yun, kaya hindi ako nagpo-pure na wet look maliban sa black ink. Kasi ang black ink, solid na talaga yan. Hindi mo na makikita yan kahit sa black on black. Wow, black shirt tapos black na wet look, pwede yan, walang problema. Kasi black nga eh. Yun, ano pa ba? So yun, wala na. No? Dito na natin tatapusin yung video natin ngayon. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment below. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo dahil meron pa tayong mga soon na video. Siyempre, kung ano yung gusto nyo, yun ang i-video natin kung kakayanin. Dahil siyempre, meron din tayong inaasikaso, buhay printing natin. Kung kaya natin yan, sige, go tayo, video natin. Yun lang masasabi ko mga katatak. Give by power.